Morning guys, dito tayo sa ating patatas garden. At ito na yung patatas garden natin, punong-puno siya ng damo. Kasi hindi natin nagalaw ito. At wala tayong ginawa dito sa damo na ito, hindi tayo nagbunot. So ganyan na yung damo natin. So as you can see, dito sa kabila mayroon tayong talong. At ayan, sitwasyon niya. So mayroon akong ginawang video dito, hindi ko pa na... na edit kasi ito maliwalas ngayon sinamantala na lang natin yung chance dito sa field natin pumunta kasi tatlong araw nang umuulan at kaninang umaga umuulan din kaya sinamantala na natin ito magkuha ng video dito kasi yung ayan kita nyo na yung patatas natin ay medyo nag-yellowish na siya. At dito, pinatay na natin yung patatas natin dito at saka yung damo. Sinama na rin natin yung patatas. Pero tingnan natin kung mayroon ba talagang laman dyan. Kasi tumubo dyan yung patatas eh. So dito tayo, ang gagawin natin ngayon, i-harvest natin yung patatas natin. At mayroon tayo ditong container yan, green container. So, paano ba malaman kung pwede nang harbisin yung patatas natin? So, unang-una, so in general talaga yung patatas talaga ay meron siyang specific na days kung ilang days pwede natin harbisin, depende yun sa variety. Halimbawa, yung in general kasi yung days 100 days talaga yung patatas pwede nang harbisin. So may generally yung variety na 100 days ay talagang yun yung ano talaga kumbaga kadalasan yung pwede nang harbisin 100 days. So itong variety na to, ito ay Japanese na patatas, tawag dito ay Danshaku. Yeah, so tinatawag ko itong Danshak. So ito po ay 100 days po ito. So yan po yung una nating yan po yung una nating tips kung paano natin malalaman yung pwede nang harbisin. So pangalawa nating tips ay ito, pag halimbawa itong patatas kasi yung characteristic ng patatas pag medyo malaman na sa loob yung kanyang sanga ay dumadapa ito. Ayan. So nag-i-slant siya yung pag ganyan, dumadapa sa salupa. At yung kanyang ang tawag dito, yung kanyang sanga ay matapos siyang mamulaklak, dumadapa sa salupa. So ibig sabihin, malaman niyo na sa loob. So yan yung pangalawa nating tips kung paano malalaman yung natin ng yung patatas natin na pwede nang harbasin. Yung pangatlo nating tips ay yung kanyang dahon, nag-i-lose na siya, malapit na siyang malanta. Ayan. So, pwede na siyang harbisin talaga. Ayan. So, ito, medyo sobra na siya sa lanta. So, ibig sabihin, behind na tayo sa schedule na pwede na nating harbisin. So, ganun pa rin. Pwede naman nating ipalantain dyan hanggang sa maharvest na natin yung gusto nating araw. So yan. So hindi naman tayo nagmamadali. Kung talagang gusto niyo nang yung patatas niyo ay mabinta agad, yung nagpapatatas diyan ay siguro naman yung mga matagal na nag-farm ng patatas diyan, alam na nila yung proseso ng kailan haharvestin yung patatas. Ayan. So sa mga nag-gardening diyan, first time lang dito sa patatas farming, ay patatas gardening, ayan yung mga tips. Unang-una, yung in general, 100 days from yung pinunla mo yung kanyang buto. Hindi naman buto yung laman talaga. So, pangalawa, yung kanyang sanga ay dumadapa na sa lupa. Pangatlo ay yung kanyang dahon na nag-umpisa ng malanta, yung nag-i-lewis na siya. So, yan yung tips natin para paano malalaman natin yung ating patatas kung kailan pwede ang harbisin. So, ayan. So, gagawin natin ngayon ay harbisin natin ito.
ipapakita ko sa inyo yung kanyang mga laman. So yan, ang gagawin natin ay bubunutin natin to kasi nasa ano to eh, mahirap itong tanggalin yung kanyang yung kanyang plastic mulch. So wala tayong gagawin ito, bubunutin na lang natin to. So bisa na natin. So ayan guys, ito yung ating patatas at makikita nyo dyan sa ayan, sa kanyang pinakailalim, meron siyang lumilitaw dyan na patatas na greenish na yung kulay ito. Ayan guys, so ayan, makikita nyo dyan, meron patatas dyan, ayan. So ayan po yung patatas natin, produce natin, gardening. So bali, transplant natin, pinulan natin ito nung March, first week yata ng March, so exactly 90 days na siya. So, 90 days or 100 days, around 100 days kasi, anong ganyan eh, 9th. So, ganyan, parang ano na siya, parang 100 days na siya. So, approximately ganyan. So, ito yung produce natin, so bunutin natin, ayan, so ayan, makikita nyo dyan, may patatas tayo nakukuha sa unang unang puno natin. So itong mga tangkay itatabi na lang natin dyan at saka huhukayin natin to. Kung yun, oh, ito yung pinagmamalaki. Ay, ito so ayan, so ayan, meron pa yan. So ito po yung unang ano natin, unang puno. So ayan, unang puno guys, meron tayong 12 patatas na nakukuha. So ayan, meron pa ito yung maliliit. 13. So punta tayo dito sa pangalawa. Ayan, so ito medyo lumabas ito eh, ayan eh, ito. So ito yung ito yung gagawin nating ulit yung similya, yung i-recycle natin, ipa-plant natin ulit. So yan. So pangalawa na tayo at ito bubunutin ko na. Wala masyadong lamang. Mayroong maliliit dito. So ayan guys. So ito may maliliit, so ibig sabihin nag-reproduce na siya. So ayan oh, yung luma nating, yung kinihinati natin na punla, pinunla natin, nagano na siya, nag-start na siya mag-decompose. So ito maliliit to, so ito yung yung maliliit, yan yung itanim natin ulit. So ayan, so binunot natin yung pangalawa. So tingnan natin sa ilalim kung ano natira dito. Isa, dalawa, tatlo. Ayun, malaki. Ito maliliit eh. Ayan, pwede natin itanim yan sa susunod. Ayan, so ayan, malalaki lang muna din kunin natin. So, lima yung ano yung pwede. Ah, ito, mayroon pala dito yung greenish. So, ayan guys, ito pwede naman natin itanim to. Ayan, nagsimula na siyang tumubo ulit. Ayan, meron na siyang talbos. So pwede natin itanim yan. Ito maliliit lang. So ayan, yan yung pangalawa nating puno. So pangatlo nating puno, dito natin kunin sa kaliwa. Oh, yun, meron siyang maliliit. Ayan, ayan, so ito yung pangatlo nating puno. Ayan, so malaki ito. Ayan, so patatas natin. Ayan, ayan o, oh. Ayan, meron pa dito sa ilalim o. Ayan, ayan, meron pa dito. Oh, so ayan guys. Oh, uy, ito pinakamalaki ito. Yung maliliit ano lang ay recycle natin, itatanim natin ulit yan. So ganyan lang guys. At ito, pang apat na tawa na puno. Oh, meron din dito. Ayan o, oh, malalaki. So ayan, itong natitira dito sa, oh, hanggang dito umabot pa oh. Ito, malaki. Ayan, so ito pa,
pa, marami pa siya dito. Ayan. Ayan. So hindi po ito, ano guys, ito po ay plastic mulch lang, wala tayong hindi natin ano talaga yung lupa niya hindi natin ginalaw. So steady lang siya sa plastic. So ayan, marami tayong nagkuha dyan. Ito pa, marami talaga sa ilalim. Ito, isang kilo lang itong tinanim ko guys, pero nakaharvest tayo ng marami. Ayan, hindi pa tayo tapos. So mayroon pa tayo dito. Ayan. Ayan, so dito tayo. Ayan. So madami talaga. Ito hindi kayang abusin ito ng ilang buwan eh. Ayan. So mayroon maliit dito. Ayan guys, ito po yung nag-green siya kasi na-expose siya eh. So ito yung itatanim natin ulit sa next na season. Preserve natin yan. Ayan, ito po. Malaki. Ayan. So, dito lang natin ilagay dito. Patutuyuin lang natin. Kasi, hindi tayo magkapag-harvest ito kasi maraming ulan. Ayan. Ayan. So, ayan guys. So, ayun, wala na. So, next. Ito sa'yo sa nga dito. Yan. Oh, maliliit lang siya. Nabubunot natin. Ito. So, ito. Ayan. Yan, dami oh. Ito malaki talaga 'to. Yan. Oh, ito pinakamalaki. Yan. So, bali ano na 'to eh? Pang pito na yata ang puno 'to. Itong puno. Ayan. So, isang kilo na ito. Hinati-hati natin. Isang kilong patatas. Ayan. Ganyan na kasi kadami. Hindi mo na, pag ikaw lang mag-isa, hindi mo ito maubos. Naabutin ka ng ano. Naabutin ka ng pag-ano dito. Ayan. Ayan. Marami pa. Sa ilalim. Ayan. Malaki. Ayan. Oh. Ayan. So ito. So dito tayo sa kabila. Ayan. So ayan, marami talaga dito. Ayan oh. Patatas gardening. So pwede kayo mag-garden dito guys sa ano lang, sa inyong bakuran, likod ng bakuran. Wala naman problema. So, tamang ano lang, tamang proseso lang. Ayan oh. So, nakarami na tayo. So, ito yung pang pang ilan na ba ito? Pang walo yata. Puno. Ayan. So, ayan. Ayan. So, wala siyang masyadong laman dito. Kunti lang kasi ano yata eh, mababaw lang siya. Hindi siya malalim pagka ano, dito. Ito parang, ito yung expose talaga. Yung, meron na siyang laman, no? Meron siyang talbos na tumubo. Pwede natin itanim to. Yan. Yan. Ito. Ayan. So, ito yung malaki. Ayan. Ito, ito rin malaki. Ayan. Ganyan lang pag, ano ng patatas, hindi naman siya, pababayaan lang natin, huwag lang natin, hindi naman tayo nag hands on talaga dito sa patatas natin. At saka wala siyang ano guys, wala siyang masyadong insecticide, fungicide na ginamit natin, wala. So as in zero talaga yung fungicide, insecticide. Ayan. 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 Ito malaki to. Ito pag nag-green, yan yung exposed sa sunlight. Saka ito yung madaling, mabilis tumubo eh. Ito yung mabilis mag-produce ng ano eh, ng talbos. Ito, green siya, green, greenish. So, ayan. Ito. Ayan.
Ayan, so next, ito. Ayan, oh. Dami dito, guys, oh. Ang dami, guys, oh. Ito, maliliit. Pwede natin itanim to ulit. Yung maliliit, hindi naman. Ito yung tinanim natin, guys. Ito yung pinunla natin, yung hinati natin, oh. Nagsimula na siya mag-decompose na agnas na ano siya. Nabubulok na. So ito, next. Yan. Yan, marami pa dito sa ilalim mo. Ayan. Tatas. Ito, iyan nagsimula na siyang lumabas yung kanyang ugat. So ibig sabihin, malapit na siyang mag ayan, pwede na itong itanim kasi nagsimula na siyang mag ano eh. Simula nang lumabas yung kanyang ugat, ibig sabihin yung talbos niya susunod na rin. Ayan. So, ayan guys, oh, ang dami pa. Pwede nating ibenta 'to. Kasi sobra yata ito, 1 kilo lang binili natin. Ganito siya karami. Ayan, talagang dito maubos, guys, eh. Yung maliliit. Ito po yung isisave natin para sa susunod nating taniman. Ayan. So, ayan, wala na yata. Ito, dalawa na lang kulang. Dalawang puno na lang. So, ayan. Yung maliliit na to, guys. Nag-start na siyang mag-reproduce ulit. Ayan. Ayan, malaki, oh. Ito, mayroon pa dito. Ang dami dito. Patatas. Ayan, oh. Ito yung mga nagsisimula na mag ano lumabas yung talbos ito. Ayan. Ayan. So ito rin, ito naka-expose to eh. Malapit na to, malapit na. So recycle natin yan. Ay, ito pa. Sa ilalim. So, ayan guys, yung patatas natin, ah. Ayan, so kita nyo dyan, ang dami, diba? Ayan, sa kilo lang yan. Nakapag-produce tayo ng ilang kilo ba to? Nasa 15 kilos yata to eh. Ayan, so tingnan natin yung transfer natin na sanga dito, kung meron ba siyang laman. Kasi ano eh, kasi nalanta siya eh, wala na, binabayaan na natin eh. So dito yung tinanim natin, ayan, meron, oh, merong lumabas pa, oh. Ayan, oh. Ito, meron pa. Kaso maliliit lang siya, hindi siya lumaki kasi hindi natin ginalaw eh. Ayan. So ano lang to eh. Ah, dito, meron pa dito, oh. Oh, ayan. Eh, kaso maliit siya. Siya. Oh, ito malaki. Ayan. So talagang nagkalaman yung ating yung sanga lang kinuha natin. Nagkalaman talaga siya. Dito, mayroon siya dito. Ayan, oh, lumabas talaga. Mayroon talaga siya. Ayan, oh, laki. Ang laki ng patatas. Talagang nagkalaman siya. So, dito, mayroon kaya dito. Parang wala na to eh. Puro ano na siya eh. Puro. Oh, mayroon pala. Mayroon. Talagang nag-produce siya ng ano. Ng kunti-kunti. Ayan. Ayan o. Oh. Ganito. Yung hanggang dito ba yun? Ah, hanggang dito nga. Ayan o. Oh. So, kaso maliliit lang siya. So, hindi naman ito pwedeng kainin natin kasi napakaliit na eh. So, ano lang natin yan, i-recycle natin, itanim natin sa susunod dito.
Recycle natin ito. Ayan. Talagang nagkalaman siya kahit maliit lang dito. Ayan, meron pa dito. Ayan o. Ibang ano siya eh. Dito. Meron kaya dito. Dito ko siya tinanim eh. Ah, hindi. Hindi siya nagsurvive. Ah, meron. Meron talaga. Ayan. Isa, dalawa. Tatlo. Kahit patay na yung ano niya, meron palaga, oh, meron pa natitira, oh. Oh. Ayan, oh. Meron, silalim. So, kalaman pa siya talaga. Kahit pinabayaan na natin. Dito, last. Last na to, eh, meron. Eh, hindi siya nag close ng malalaki. So, yan. Yan guys, at ito yung harvest natin ng ating patatas gardening. Ayan. So, ilalagay na natin yan sa ating container dito. So, yan. So, ayan guys, ito na yung harvest natin. Halos mag-iisang container siya. Nasa ano yata ito eh. 15 kilos. Ayan. So, ganyan lang po ang pag-gardening ng patatas. Isang kilo lang yung pinuhunan natin, nagiging 15 kilos na. So, yung area po nitong tinanong natin ay nasa 3 by 1 meter. So, dalawang line po siya, dalawang rows. So, ayan. So, ayan po yung kung halimbawa sa bakuran nyo mayroon kayong 3 by 1 meter, so 3 meters lang. So ganyan na yun, isang kilong patatas naging ganito siya, 15 kilos. So paano natin i-store ito? Siyempre ano lang, cool and dry please, tapos hindi siya naarawan. Ayan. So patuyuin lang muna natin ito kasi kakakuha pa lang niya, kaka-ani pa lang niya, medyo marami pang ano, marami pang mga sand, mga ano tawag ito, buhangin na sumama. So i-dry lang natin ng konti at saka ilalagay natin sa yung hindi naarawan sa loob ng ano nyo, bodega. Ayan. So pwede nang i-store ito. Siguro mga kung isang pamilya kayo, 15 kilos ng patatas, mga isang buwan siguro kusumo ito or 2 months. So, ganyan yung range na yan. Pwede pa ito mag-survive. Hindi ito rotting, tawag sa Tagalog dyan. Mabubulok. Ayan. So, pwede nating i-store yan. Storage. So, yan lang. At sunod natin, meron akong ano dito. Ayan, mani natin. Tinanim ko, ayan, isang buto lang kada hole yung butas, kaso hindi siya nag yung iba hindi nag lumabas, so piling-pili lang yung lumabas. So ayan, so hindi naman natin ano to pang bintahan, pang kusumo ko lang to kasi gusto yung paborito kong ano eh, paborito kong snack itong mani. so ayan na nagka-harvest na natin tayo ng patatas garden dito sa 3 by 1. So sunod nating itatanim dito ay magtanim tayo ng kamote. May oras kasi ito, marami pang trabaho itong talong eh. So sunod ulit guys.